Magandang araw at magandang buhay or masayang buhay sa bawat isa sa ating pong mga kaibigan na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel na kung tawagin ay Brother Orly's Vlog. Ganun pa man, tayo po ay may tutunghayan ngayon na istorya, hindi lamang istorya kundi mga katotohanan patungkol sa mga kaguluhang nangyayari dahil may mga taong hindi sumasang-ayon sa tinatawag na SOGIE or SOGIE Bill. Depende sa inyo kung anong pagka-pronounce ang gusto ninyo. At tayo po ay mag-uusap-usap tungkol dito. Tara, samahan niyo ako! Sa katotohanan ng buhay na kung saan ang tao ay meron pong tinatawag na sariling pagpipili o desisyon. Hindi po maipagkakaila that according to Proverbs, basahin ko, I have the Bible with me. Proverbs chapter 9 from verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Mga kapatid, sa ating pong mga buhay na kung saan ay hindi mo alam kung totoo ba na may dapat tayong panghawakang katotohanan o meron tayong dapat na i-consider. At isa pa, kaya niya ba o kaya ko bang paniwalaan ang katotohanan na sinasabi ng may pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa batas ng lupa, sa batas ng tao, at yan ay ang salita ng Diyos. Tayo ay tumungo sa istorya ng SOGIE Bill. Nagkaroon po kasi ng mga eksena dyan sa Farmers CR na kung saan ay may isa pong trans woman or transgender. Pag trans woman po kasi, wala na yung genital nung kanyang pagkalalaki at ito'y napalitan na or nakat na, so trans woman na siya. Subalit hindi talaga masasabing purong feminine ang look. So ganun pa man, kung siya ay operada na at ito'y walang iba kundi si Gretchen Custodio Diaz na ito po ay nag-CR ayon sa mga reports sa Farmers Plaza sa CR ng babae. Na-identify siya ng isang janitress at ang janitress ayon din sa ibang side ng pakikipagpanayam sa kanya ay pinag-usapan ito na lumipat na lang doon sa PWD or doon sa CR na kung saan ay hindi magkakaroon ng masyadong pagkaalangan ang mga totoong babae at ang mga totoong lalaki. Subalit nagkaroon ng altercation or hindi pagkakaunawaan at nahantong daw sa harassment or vexation and accordingly it was unjust. Bakit kamo? Dahil nagkaroon na ng komosyon doon sa CR at itong janitress ay tila yata umaalma nung siya ay pinagbibidyuhan na nito ni Gretchen. At isa pa, dumating din ang istorya na kung saan ang police ay dumating doon sa scene at pinusasan itong si Gretchen na sa tingin ko naman ay parang tila naman sobrang embarrassment ang dulot ng ganito kung ikaw ay mapupusasan, di po ba? So para po sa akin, ang istoryang ito ay dahil lamang sa kung ano ang karapatan. Ano ba ang karapatan nating mga tao? Ang alam kong karapatan natin ay unang-una, tayo po ay mag-agree to disagree. Let's agree to disagree. Tayo ay magkasundo na talagang may hindi magkakasundo. But, sa isang kagaya ko na galing sa LGBTQ community noong-noong pa man at ngayon ako po ay nakalaya na sa magulo at masilimuot na mundo ng LGBTQ. At dahil sa kabutihan ng Diyos, ako po ngayon ay isa ng may asawa at may mga anak. Pamilyado na at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay tatay at asawa ng isang babae. Now, malamang mapapansin nyo na medyo may lamya at ang kilos ay medyo kakaiba, hayaan nyo na.
Ang mahalaga doon ay ang puso ko'y nabago at alam ko na ngayon kung ano ang katotohanan ng tinatahak ng aking desisyon. Now, to inform you mga kapatid, ang tao po ay may kanya-kanyang free will, may kanya-kanyang pagpipili. At yun ay kaloob ng Panginoon. Subalit, meron ding batas ang lupa. Subalit, another subalit, redundant na ako. Ngunit, ito napalitan ang subalit ng ngunit. Ngunit, kung ang batas ng lupa ay makukompromise doon sa antas o level ng katotohanan nagmula sa Diyos. Dahil ang mga tao nga naman, kapag ikaw ay nasa husgado, manunumpa ka sa ibabaw ng Biblia. Subalit ang Biblia ngayon ay hindi na talaga nabibigyan ng pansin ayon sa mga bagay-bagay na dahil gusto lamang ng tao na masunod ang kanilang nais o nasa. So ang nangyaring altercation or encounter din doon sa Farmers Quezon City ay nag-viral, nag-cause ng trending situation sa social media at nabuksan na namang muli ang issue ng SOGIE Bill or SOGIE Bill. Sexual orientation and gender identity and expression. So, itong bill na ito ay may kinalaman sa iyong sexual orientation, gender identity, at expression. So, bali tatlong classification ang naroon sa batas ng SOGIE Bill. Also known as the Anti-Discrimination Bill or ADB is a proposed legislation of the Congress of the Philippines. It is intended to prevent various economic and public accommodation-related acts of discrimination against people based on their sexual orientation, gender identity, and expression. Yan po ang SOGIE Bill. Ganun pa man, the current versions of the bill are championed by Arlene Kaka Bag-ao, Geraldine Roman, Tom Villarin in the House of Representatives, and Risa Hontiveros in the Senate. The House of Representatives passed its third reading mostly recently on September 2017, but died in the Senate. Ibig sabihin, hindi nag-aproba ang Senado. It has been refiled for the 18th Congress. Now, ang sabi ng mga tao, dahil sa istorya nung naganap kay Gretchen, ito daw ay parang planted para magkaroon ng ingay at mabigyan ng pansin ang SOGIE Bill, nagkaroon ng ganitong cause. Pero sabi naman ni Gretchen ay hindi ito planted or planado dahil ito yata daw ay napapanahon sa ating pong mga confusiones sa buhay. Mga kapatid, nais ko pong bigyan ng pansin na ang sexual orientation ay pagkakaroon na ng karapatan na kung ako ay nasa katawang lalaki at gusto kong mag-act na babae, ako po ay susuportahan na ng batas na yon. Subalit, kung ikaw ay nandito sa publiko, nasa community ka, at ang karamihan ay hindi mag-a-agree sa'yo, ngayon, dahil may batas ng ganon at ako ay mag-react dahil na-offend ako sa treatment ng mga tao sa paligid, maaari ko na silang kasuhan or idemanda at may penalty. Ngayon, gender identity. Ayon sa aking pagkaunawa, nung ako'y beking-beki pa, ako po ay merong kasarian na panlalaki. So I know, malamya lamang ako. It's just that, nung ako'y bata pa, ako'y namolest siya ng isa sa aking mga pinsang lalaki when I was 5 years old, at doon nagsimula ang aking kamunduhan na ginamit ng Diablo para ako ay maging beki na. So may kadahilanan at may pinanggagalingan. So ang gender identity ko, hindi na ako nagbase dahil kung anong feeling meron ako. Nagbase ako doon sa aking pong nakikita sa aking harapan. Meron akong mag-aama. Ngayon saan ako nagsi-CR? Nagsi-CR ako doon sa kung saan ay grupo ng mga kalalakihan dahil identified ang sexual organ na gano'n na nga, panlalaki kapag may mag-aama. At ang sa babae naman ay alam nyo na. Ngayon, ito pong expression ay isa rin na bahagi doon sa SOGIE Bill na kung ano mang i-express mo sa buhay dahil may batas na naipasa kung sakali
ay di kahit anong expression na ang gawin mo, whether ikaw ay Becky at gusto mong magkaroon ng expression in the public na hindi nagugustuhan ng mata, at kung ikaw ay tila na offend ang mga aso, ano ba yan? Ayaw nila sa SOGIE bill yata. Ngayon, balikan natin. Ngayon, kung itong nasa LGBTQ ay na-offend dahil sa isang tingin ng tao kung siya ay nakikipaghalikan dahil expression niya yon na makipaghalikan sa isang katulad niya ang sex na nasa publiko, pwede niyang idemanda yung mga magre-react at kayo ay makukulong at may penalty. So mga kapatid, paano naman on the side of the majority? Ang mga babae ba? Hindi ba sila madi-discriminate din? Hindi ba sila pwedeng mag-react? Hindi ba rin pwedeng mag-react ang mga kalalakihan? So ito po ay may kaguluhan. At kung sakaling ang mga tao ay hindi alam yung sinasabing the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Paano talaga tayo maitutuwid sa ating mga naisabuhay? Ako, sa personal ko pong pagkaunawa, hindi ako sang-ayon. Unang-una, alam ko ang buhay ng Becky. Hindi naman lahat malaswa. May matitino, may mahuhusay. Hindi lahat ay pasaway. Pero in general, as human being, wala tayong karapatan na husgahan ang sino man. Wala tayong karapatan na i-judge ang sino man. Whether Becky, tibo, straight, hindi straight, liko, babae, lalaki, matanda, bata, wala tayong karapatan. At sinasabi na sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. So wala pong nakarating. So wala rin pwede sana na mag-judge na dahil malamya ka, isa impyerno ka na, walang pwedeng magsabi ng ganon. Only God can validate a person's qualification if he would go to heaven or to hell. Yan ang usapin ng buhay. Talagang tanda ninyo, kahit sa katerbang bill ang nandito sa ating pong kamunduhan, sa ating pong gobyerno, mamamatay ang tao at nandoon ang judgment, nandoon ang verdict. Ako po ay concerned din sa mga ka-LGBTQ-han kasi galing ako dyan. Marami akong kaibigan na nandyan. It's their right to express their feelings. Why not? It's their right to choose. Even God will not force you to choose kung ano ang gusto mo. Kaya ka binigyan ng free will para ikaw ang bahalang mamili ng iyong gusto. Subalit may guidelines ang Diyos. May guidelines ang mundo. At ang guidelines ng mundo ay nanggaling sa Diyos. Pero hindi na kinukonsider ng mga tao ang guidelines ng Diyos dahil ang gusto nilang masunod ay yung kanilang ang nararamdaman. So sa palagay nyo, if you have orientation, sexual orientation, that a man can have sex to a man and a woman can have sex to a woman, magpailang partner yan, magpang isa o sangkaterbang partner, yun ang kanilang sexual orientation, wala ka nang dapat sabihin pa. Karapatan nilang gawin yon. So, oo nga naman, ang Diyos na ang bahalang humusga. Ngayon, kung ikaw naman na tao ka ay na-o-offend o ma-o-offend, ikaw ay madidimanda. Ngayon, yung kanilang gender identity, hindi mo na nga alam kung anong CR na ang gagawin. Sabi nga nung iba sa mga comments, bakit ba pinag-iintindi ang CR? Bakit di magdagdag ng mga schools sa mga lugar na kulang ng schools para sa kabataan? Ngayon, expression. Ay alam nyo nang masyadong expressive ang mga Becky, pati Tiborcia. Maging ang mga straight ay expressive din. So pwede na rin na ang mga lalaki ay magkaroon ng expression nila na parang, ako na ay mangga-girlfriend ng 13 years old, kahit matanda si lalaki. Dahil expression ko ito, di makikisabay na siya doon. Ay ngayon, kung yung magulang noon o kaibigan noong 13 years old na yun na bata, babae man o lalaki, ay mag-react, yung matanda na gusto yung batang yon ay pwede na mag-demanda din dahil may expression na ng bill na parang karapatan ko ito na express ang feeling ko to have a girlfriend or boyfriend na younger sa akin ng milya-milya. At dahil may bill na ito, anti-discrimination na ang inyong ginagawa kung hindi nyo ako papayagan. So anong mangyayari? Ay digulo. Sa palagay nyo, ito ba ay magdudulot ng kaayusan sa ating mga buhay? Ito ba ay magbibigay sa atin talaga ng kalayaan? I believe, mga kapatid, I believe, hindi ang batas ng kung anuman ang naipapasa ang siyang magbibigay sa iyo ng kalayaan and even to express
whatever feelings or emotions that are in you. Ito ay kung paano mo makikilala ang Panginoon. Hindi po ako judgmental dahil alam ko ang kaputahan ko noong panahon. Alam ko ang pagkakamali ko, ang kadiliman and wickedness. Aminin ko sa inyo, saan katerba ang naging kong lalaki? But God is a forgiving God. Sinabi niya doon sa Hebrews 8:12 na paborito kong verse, sabi niya, I will be merciful to their unrighteousness and their lawless deeds and their sins I will remember no more. Mga kapatid, sana po ay nakakuha o nakapulo tayo ngayon ng aral regarding this. At si Tito Sen, the Senator Soto, Tito Soro ay nagdi-disagree. Sabi niya, paano nga ba naman na ito ay magiging pasadong bill para lang hindi sila ma-discriminate? Ay on the other hand and on the other side of the fence ay maraming na-offend. Sabi ko sa isang Becky kong kaibigan, ano ba ang nasa harapan mo, sa palagay mo, saan ka talaga pupunta? Ay mukhang girl. Ay doon po ako sa lalaki nagsi-CR. O ano namang reaction ng mga kalalakihan? Ay medyo masama po ang tingin. Hayaan mo na. Kung talagang sobra namang ikaw ay sasaktan at bububugin dahil ganun ang ayos mo at nandun ka naman talaga sa CR ng lalaki, wala silang karapatan namang bugbog. Ay mabuti kung ganun ang case. Ay pero nga, dahil ang mga tao can abuse the rule of law. Can abuse the law or the rules. Ay dito na lang nga, hindi pa naman mga batas ng bawal gumanito, bawal gumanyan. Hindi naman yung para sa kung anong particular community, ay hindi naman nasusunod ng tao. Dahil ang sistema ng mundo ay hawak ng Diablo. Mga kapatid, sana maisip natin na bago tayo magkaroon ng mga community, we are all human beings. Kailangan natin ang gabay ng Diyos. Kaya lang kung ayaw mo sa Diyos, ay bahala ka, kaya nga may atheist. May kung ano-anong religion dahil gusto nilang maging conforme yung kanilang ginagawa. Sila yung dapat adjustan ng law, hindi yung tayo ang dapat mag-adjust sa law. Ay paano naman kung sabihin ng Panginoon, ang karapatan ko, ang pinakamataas na karapatan, at kapag sinabi ko sa inyong hindi pwede ang inyong gusto, ay wala tayong magagawa. So paano tayo ngayon at the end of this life, paano tayo pag namatay? Yun po ang aking iiwanan sa inyo. Mga kapatid, ako'y nananalangin, lalo't sa mga kaibigan natin, Becky, magpasikat o hindi, kilala man sila o hindi kilala or mga simpleng tao lamang, ako'y nananalangin na sana magkaroon tayo ng tinatawag na the fear of the Lord talaga. Ako ay by the grace of God, kung bakit na bago, ay grabe ang kalukuhan ko, grabe, oy, nako, grabe. Pero I praise the Lord for His love and grace. It is the Lord Jesus Christ at the end of the day. Siya lang naman ang magmamatter. Hindi magmamatter na pag namatay ka kung ikaw ay nakasunod sa batas dito sa lupa. Ikaw ba ay nagpasa ng bill? Ikaw ba ay sumigaw para sa iyong karapatan? Ikaw ba ay nagrally para sa iyong tinatawag na rights? Sana po ay maintindihan natin na ang lahat ng bagay ay pwedeng mangyari, pero hindi lahat ng bagay ay beneficial. So, muli po si Brother Orly ay hindi po galit at nananalangin ako na kasi sabihin natin na kahit hindi ako ayon sa batas na ito, dahil marami ring batas na hindi tayo ayon pero naipasa, tama po ba? Pinapasa Diyos ko na lang na sana I just hope and pray that people would know the truth so that the truth and knowing the truth could set them free. God bless. Hanggang sa muli po nating pag-uusap. Ito po kasi yung aking naipangako that I have to explain or share my opinion regarding SOGIE or SOGIE Bill. So, sana po ay maging maayos ang mga buhay ninyo. At the end of the day, God is the eternal law.